Hello, isang mapagpalang araw. Ito naman po tagapaglingkod niyo, karunungan ng Diyos ikitin ito sa Lord. So, araw naman po ng pagkukupra namin dito sa bukirin ng aking lola. At hands on tayo. Yan, nakahanap po tayo. So, kasi simula pa lang, magtatanggal ng bunot ng iyong. Nakakuha na agad tayo ng biyaya ng kalikasan. Ang baong sa mata sa bibig. Yan. So, kung napapansin niyo mga kapatid na madalas tayo dito sa bukit, ayun talaga alindantunin, no? Kaya isang manggagamot at mag-aanting. May mga panahon na kailangan mong makiramdam o magpunta tulad nito lugar. Medyo mabukit na o medyo nasa mataas na ng parte na bahagi ng kabundukan at malayo sa mga bahay, malayo sa kabihasnan. Kasi ito yung natin na parte ng tinatawag ng grounding. Kailangan natin ang grounding kasi ay kailangan natin at tinatawag na kailangan natin damhin, kailangan natin pakiramdaman ang enerhiya ng kalikasan. So, makikita yan, makikita lang po natin ang trabaho ng bukit, ay paglatag ka. Ganyan o, kapa. Ito yung isa sa halimbawa sa grounding. Lalakad ka, ganyan, kung may ganito, tumingin sa mga niyo. Malay mo, kung nagsakit, makakita rin. Yan ang mga halimbawa. Ito, isa sa sekreto. Mas mararamdaman mo ang enerhiya ng kalikasan kung lalakad ka. Ito, kung sa mga sa bibig sa halimbawa bilang pampaswerte. So, 1 in 1,000 pirasong niyog, bihira na lang na may isa. Pero, nasa 280 pa lang yung tinanggalan ng bunot. Nakakuha agad itong tagapaglingkod ninyo ng isa. Nakatulog ako sa duyan. Bigla na lang humagi sa isip kung lumapit dito. At yun, binilang ko at nakakita ko ng isa. Yan. So, ito yung mainam sa pangpaswerte at mainam sa panggagamot. So, ito yung gagawin lang ng lisan. At ang bao naman, pwedeng gawing protection. Gagawing kwintas at magiging protection. Sa mapagpalang panahon at sa tagapaglingkod mo. Karunungan ng Diyos, ipinit natin. Hanggang sa muli, mapagpalang panahon po sa ating lahat.